bayan, naglabas ng bagong ebidensya si dating Senador Bongbong Marcos na nagpapatunay umano na daya noong 2016 election ang kampo ni Vice President Lenny Robredo. Hamon pa ni Marcos, ibasura na ni Robredo ang lahat na inihaing motion sa korte para tuluyan ng masimula ng recount sa mga boto. Narito po ang aming eksklusibong report. Sa aming exclusive one-on-one interview sa programang Erwin Tulfo Live kanina sa Radyo Pilipinas, inakusahan ni dating Senador Bongbong Marcos si Vice President Lenny Robredo na tila dinidelay ang proseso para makaiwas sa recount ng mga balota nitong 2016 elections. Eh, yung aking kalaban ay walang ginawa kundi i-delay ng i-delay ang proseso. Kaya sinasabi na, bakit kaya? Uh-huh. Eh ako, baka siguro natatakot sila dahil sa magiging resulta. Eh, yung pala, nung bandang huli, nakuha rin namin, may nakuha kami, hindi pa kumpleto, pero nakuha, may nakuha kami yung tinatawag na ballot images. Dahil pag pinasok sa machine, yung balota, parang ini-scan yun nakukunan ng picture. Kaya yun ang hiningi namin, sabi, matagal pa yung protesto, matagal pa yung recount. Bigyan niyo muna kami ng kopya. Nung picture. At para masimula na namin at matignan na namin kung ano ba yung gagawin. Sa wakas, binigay din sa amin at na siguro palagay ko nakita na namin ang dahilan kung bakit tinatagalan ng tinatagalan. Naglabas naman si Marcos ng mga panibagong ebidensya na patunay daw na questionable ang naging resulta ng nakaraang halalan. Ano ho yung hawak nyo ngayon, Senador? Pakitaas lang ho para makukunan ho ng camera natin. Maliit lang ng konti. Makikita ninyo, ito yung balota. Balota ito. Yan yung picture. Picture, okay. Picture ng balota. Ngunit, itong picture ng balota na ito, kung makikita ninyo, may square. May mga square-square nga. Yung alam nyo, alam naman natin, yung balota, walang square. Oblong. Diba, isi-shake mo yan, di ba? Dapat meron yung hugis itlog. Sineshade. Correct. Okay, pero ito may square. Kaya sabi namin, saan galing yung square na yan? Nagtanong kami yung mga IT, nagtanong kami sa mga expert na kilala namin, pati Kobelec, nagtanong kami, ano big sabihin niya? Giit pa ni Marcos, labad daw sa batas ang kanilang natuklasan. Dahil ang batas, sinasabi na kailangan it is a exact replica. Kuha nga, picture nga . It is an exact picture of the ballot. Okay. Kaya nga sa batas, sinasabi ang evidentiary value ng ballot images ay pantay sa balota mismo. Kung hawak mo ito, dapat parang balota na rin ang hawak mo. Pwede mong ibigay na ebidensya. Pero kung ganito, na hindi naman tumutugma doon sa kung anong linalaman, anong naka-imprenta sa balota, hindi na pareho. Alright. Kaya nagtataka kami. Marami pang dokumento na inilabas si Marcos na magpapatunay daw sa kanya sinasabi na nadaya umano siya ng kampo ni Robredo. Yung Robredo may square, tapos yung spoiled ballot, spoiled na yan, hindi dapat binibilang. Kung titignan niyo yung report, yung Vice President, yung boto, binilang kay Robredo. Robredo ang Vice President sa binilang. Sa huli, may hamon si Marcos kay Robredo. Huwag na raw harangin ang recount ng mga balota para magkaalaman na kung sino talaga ang nanalo sa kanila. Kaya sinasabi ko, 2 years is too long na mag-antay para ilabas ang tunay na resulta. Alright. 2 years is too long. Mm-hmm. At kaya sinasabi ko, decide already, one way or the other. Erwin Tulfo para sa bayan.